The Morning Brew. 88.5. Summit Bay Radio. 89.5. Worldwide. 89.5 My Subic Bay Radio. Welcome back, people. You're still tuned in to The Morning Brew, DJ Ron's Morning Brew. Sitting in for DJ Ron, it's me, DJ Tommy G, the Hitman. And you're listening to 89.5 My Subic Bay Radio. We are coming to you live from Asia's investment haven, the Subic Bay Freeport. Welcome back, people. And right about now, we have somebody here at the station. It is my pleasure to introduce to you, ladies and gentlemen, the SBMA Deputy Administrator for Business and Tourism. Please welcome Attorney Chot Kabigting. Hello, sir. Good morning. Hello. Good morning, all right. DJ Tommy. Mm-hmm. And good morning to all our listeners. I hope you're having a pleasant day. Uh-huh. Okay. It's so nice of you, sir, to drop by. And Attorney Chot is here today to explain to all of you people listening right now a little bit of something about this new thing that the SBMA is going to implement. Right, sir? Yes, that's right, Tommy. Okay, I'm go ahead, sir. To talk about the Environmental and Tourism Development Fee that SBMA is going to start collecting starting March 4 this year. All right. This Environmental and Tourism Development Fee is meant to address the problem that's brought about by carbon footprints that the millions of visitors who have visited Subic Bay Freeport have left over the years and will still continue to contribute to the pollution of our Freeport every time they come here. All right. Kasi po, ito pong Subic Bay Freeport is one of the top tourist destinations in the country. Definitely. And its main feature is an ecotourism hub. So therefore, we have to make sure that we come up with measures to protect and maintain the environment. Ito right. pong greenhouse gases which constitute carbon footprints left behind by tourists. Imagine nyo na lang po, ilang milyong-milyong turista na ang nakapunta dito sa atin sa magmulat mula pang magbukas tayo. Eh, may dala silang mga sarili nilang kotse. Yep. So, lahat po nung pollution na nanggagaling sa mga kotse, yung mga libo-libo pong mga truck na labas-pasok sa atin, kumukuha ng kargamento, kumukuha ng gasolina sa ating mga fuel depots, lahat po yun ay nagko-contribute sa pollution. Alright. Kung kaya kailangan gumawa tayo ng mga hakbang upang ma-address itong sitwasyon na ito, sapagkat kung pababayaan natin to, masisira po yung environment natin at sa habang panahon ay wala nang pupunta dito sa atin sapagkat wala na yung magaganda nating mga gubat, malinis na tubig ng dagat, malinis na tubig ng ilog, malinis na simoy ng hangin. Mawawala po lahat yan. And also, sir, speaking of mga pumupunta at bumibisita dito, kailan lang, recently we released figures. I forgot about the figures na. Pero every year, increase talaga ng increase yung yes, pumupunta right. at bumibisita DJ dito. DJ Tommy. Parami ng parami. Yung mga visitors po na pupunta dito sa atin. Visitors po, yung mga pupunta dito na hindi po nag-overnight. Close to 5 million last year, noong 2013. At ina-expect namin itong taon na ito, if everything works well, if wala ganong bagyo, aakit pa ito hanggang 5 million. Yep. Yun naman po mga turista. Yung pong turista ay yung mga bumibisita sa atin na nag-o-overnight sa hotel o sa mga bahay o di kaya sa kanilang bahay ng mga kaibigan nila. At yan po ay umaabot ng mga 900,000 yan a year. Alright. Close to 1 million na yan. Speaking of which, sir, yung fee, it will be incorporated dun sa bill nila. It's gonna go like that. Opo, ganyan po ang mangyayari, mga kababayan, no?
yung magtatakda tayo ng fee na hindi po yung mga hotel o mga restaurant na magbabayad nito, kundi yung mga visitors po, mga tourists at yung mga tumatangkilik sa mga hotels at mga restaurants. Itong fee na ito, hindi naman hindi naman malaki. Kayang-kaya ito ng kahit na sino. Okay. So, itong fee na ito ay 2% ng gross purchases for restaurants, yung mga wellness and massage centers, right, and other establishments wherein customers pay for the amounts of goods and services that they purchase. Just 2%, sir. Exactly, 2% lang exactly gross. 2%. So, kung kayo ay kakain sa restaurant, ang bill ninyo ay 1,000, edi 20 pesos lang. See? So, yun naman pala eh. And it's ang laking tulong ito sa environment. No? At saka kahit saan po kayo pumunta sa mga yung mga prime, premier tourist destinations ng Pilipinas, katulad ng Boracay, katulad ng Puerto Princesa, sa Bohol, lahat po yung mga destinations na yan, nangongolekta din sila ng environmental and tourism development fee. In fact, mas mahal pa nga yung sa Boracay kasi pag sakay mo doon sa bangka para makatawid ka papunta sa Boracay Island, ang fee nung binayaran ko nung huli ako pumunta doon, which is about 4 or 5 years ago, was 75 pesos. Eh, sa akin, 20 pesos lang. So, napakamura. And the name of the fee speaks for itself. Hindi naman po para sa amin talaga yan. Para sa inyo na rin yan eh. Para mapanatili yung you guys love Subic. You know how beautiful Subic is. Well, we want to keep it that way, di ba? Of course, DJ Tommy. Ito pa nga, ito, 20 per head kung sakaling pupunta ang mga bisita sa mga theme parks, sa mga beaches, at yung mga iba't iba pang mga tourism establishments na merong fixed entrance fee. 20 pesos per head. Ano ba naman yung 20 pesos per head na yun? For keeping Subic beautiful. Diba? That's really worth. Doon naman sa mga nakaaangat at mahilig maglaro ng golf. O 100 pesos per playing day. Hindi na masama yun. Hindi na nila papansin ninyo. I'm sure you guys will love golf. That's nothing. For hotel. Oh, nga. Tama. Yeah. For hotels and other accommodation facilities. O, yung mga hotels natin, sila ang pinakamalakas na makinabang dahil sa dating ng mga turista dito, dahil sa mga activities na ating ino-organize, katulad ng mga triathlons, marathons, duathlons. Eh, dito sa Subic, kilalang-kilala na tayo as the triathlon capital of the Philippines kasi we hold about 4 to 5 triathlons every year. The last one was over the weekend, this past weekend. We had the Challenge Philippines International Marathon, the first ever. Social po itong triathlon na ito, hindi pala marathon, triathlon. Speaking of social, we even had the royal prince of Bahrain. Of Bahrain, who joined in. Wow. Yung kingdom po ng Bahrain, yung kanyang entourage. Yeah, yeah. Mga 50 people sila, kasama yung mga coaches, yung training staff, at yung secretariat, at saka yung security. Mga 50 katao na yan. At binook nila yung tatlong hotel dyan sa waterfront. Yeah. Saan sila nanirahan. At DJ Tommy, talagang tuwan-tuwa yung prince sa mga nakita niya. Lalo-lalo na sa pakikitungo sa kanila ng ating mga kasamahan dito sa Subic Bay Freeport. Our very own sir, DJ Double B and Aris was there to entertain the prince. We mix music for their party there. Yeah. Anyway, so sa mga hotels po na siyang pinakamalakas makinabang sa mga parating na mga turista natin dahil sa mga activities na inorganize natin, 100 pesos lang per night. So hindi naman din sila yung magbabayad nun, kundi isasama yon sa babayaran ng hotel guest. So lahat naman po itong makakalap na pera ay gagamitin sa tama
at mabuting paraan na makikita at makikita ng ating mga bisita at ng mga nakatira dito na ating ginagamit itong salapi na ito para sa kabutihan ng ating kapaligiran at ng tourism. Alright. Ano ba itong mga programa na ito? Okay, there you go. Important points. For example, no, kasi dito sa tourism, napansin ninyo na dumadami yung mga hotel. Okay. In fact, dahil sila ay dumami over the past 3 years or 4 years, medyo bumababa po yung occupancy rate nila. So, kailangan patuloy po ang pag-organize at pagpaparating ng mga events, mga conventions, mga meetings, conferences. By the way, para sa doon po sa mga hindi nakakaalam, kaya po malakas ang parating ng mga conventions dito sa Subic Bay Freeport ay dahil meron tayong napakalaking convention center na pumapangalawa lamang sa mga convention center sa Manila. Ito po yung Subic Bay Exhibition and Convention Center na nasa Gateway Park o tinatawag natin SBEC na kaya niyang mag-upo ng 10,000 katao at any given time given just give a proper arrangement to the seating, no? So sa Central Luzon po tayo ay naparatangan na ng Department of Tourism na convention capital ng Central Luzon. Alright, wow, that's nice. Wala pong tatalo sa atin dyan dahil napakaganda po yung facility natin. Malaki, air conditioned, pwede pa natin pagandahin. So kasama yan doon sa paggagamitan ng pera. Maintaining that convention center. Correct. Which, indeed. Speaking of which, Ad Summit will be held there this coming May. That's right, Tommy. Yeah. Excited na nga ako about Ad Summit. Me too, sir. That will easily bring on about 5,000 people. Wow. 3,000 for the conventioners and 2,000 yung kanilang mga support staff, ano na, mga technicians, yung kanilang mga workers. Easily po, mga 5,000 yan. At dahil sa ating experience sa malalaking conventions, ay tayo ulit ang napili nila sapagkat napaka-convenient para sa kanila na hindi ka na kailangan magsumakay ng eroplano at maglakbay ng by air, no? Punta ka lang sa NLX, SETEX, Tipo Expressway. Nandito ka na sa loob kaagad. Nandiyan na ang convention center at kompleto tayo. May mga hotel, may mga theme parks. Maraming pwedeng puntahan. Maraming restaurants. So, compact, may secure ang lugar. Yeah, exactly. Mahirap pasukin, secure. Mahirap lumabas kung merong fence gagawa. Area. Mm-hmm. Oh, kung merong gagawa ng kalokohan diyan. Madaling ma-apprehend or And not to mention the place is really beautiful and the air is not polluted, di ba? Correct. Perfect. At ito pa, gusto natin mag-participate sa mas maraming mga trade fairs at mga exhibits sapagkat kulang po tayo sa promotion. Siguro hindi nyo nalalaman but marami pa rin mga lugar sa mundo na hindi tayo kilala hanggang ngayon at kailangan tuloy-tuloy ang promotion para po yung mga ginagawa pa mga hotel at restaurant ay magkakaroon ng mga customer. So kailangan natin gawin tong mga bagay na to. Promotion via tri-media on a national scope, radio, TV, internet. Yan, kailangan natin gawin yan. Mga advertisements at promotions. At of course, kailangan ipagandahin yung SBEC. Alam mo, nakapunta na ako sa SMX. Yung SM Exhibition Center. Convention Center. Malapit sa Mall of Asia. Alright. Napakaganda yung kanilang convention center. Pero kaya din natin yon. Yeah. Kaya din natin pagandahin yung convention center natin. Subalit, kailangan natin ang pondo. Of course. At lahat makikinabang naman dyan ay tayong lahat. So, and that's where this thing that we're talking about comes in. Yung boardwalk, yung ating Subic Gym, dapat din, minamaintain yan, kundi masisira yan over time. No?
yung Remy Field, kung napansin niyo yung field doon eh, sa gitna, parang hindi na pang tao, parang pangkabayo na. Yeah. So, kailangan ayusin natin yan para malalang malalaruan. Mm-hmm. Doon naman sa ecology, sa environment, of course, kailangan natin ipagpatuloy ang reforestation at kailangan natin mga tree nurseries. Alright. Yung forest protection at monitoring, lalong-lalo na itong tag-init. Kung napansin ninyo, madami na mga kikita mga forest fires sa mga bundok. Yeah. Hindi dapat mangyari sa atin yan. Mm-hmm. Okay. Yung ating bat kingdom, hindi na dito sa QB, sa upper QB, kundi bumaba na sila malapit sa airport. Kailangan po pagpatuloy natin yung pag-aalaga dyan sa mga paniki sapagkat hindi naman sila tinatablan din sila ng mga bagyo. Marami rin namamatay sa kanila tuwing bumabagyo ng malakas. Yeah. And they are really important part of the ecosystem. Of the ecosystem. Dun sa area na yan especially. Okay. Of course, kailangan natin anti-smoke belching programs sapagkat I'm sure napapansin ninyo na marami mga sasakyan na nagpo-pollute. Malakas yung buga ng mga sasakyan. Ang dami, sir, ha? Daming i-cover niyang fee na yan, ha? For that small amount. Of course, ito pa. Yeah. Itong, kailangan natin ng geo-hazard mapping ng mga areas dito sa Freeport para maiwasan ng sakuna kung sakaling merong malalakas na bagyo. Alam na natin kung alin yung mga typhoon-prone areas para maiwasan ang nasasaktan, napipinsala. And also recently, we installed a tsunami warning device. We are part of that. It's actually marami yun, sir. You know? Yung nandito sa atin, it's just one part of it na it's a long stretch of early warning devices for tsunami. Tama. Mabuti nang meron tayong ganyan kasi hindi naman natin nalalaman kung kailan tayo tatamaan, if ever tatamaan tayo. Never know for sure. Meron din tayong flood management program, environmental risk assessment. Yep. So, yan po yung mga bagay na kailangan natin pagkagastusan at wala tayong pondo para gagawin niya ngayon. Dahil maliit lang naman ang napupunta sa in fact, doon sa 5% tax na binabayad ng mga locators, wala nga napupunta sa SBMA. Yung 3% ng 5% tax na yan napupunta sa national government. At yun ang mga remaining 2% napupunta yan sa mga local government units like Olongapo City, Hermosa, Morong, Dinalupihan, and then Subic Town, yung mga karatig bayan ng Freeport. Yan po ba yun, sir, yung tinatawag na revenue sharing system natin with the local government units? Yes, apo, that's the one. Every quarter, we give their share. That's nice. So, Ito yung mga lugar kung saan kinokolekta itong environmental and tourism fee. Boracay, Davao, Bohol, Palawan, Camsur, Tagaytay, Puerto Galera, Anvaya Cove, Sagada, sa Mount Malaray, Patangas, Laguna, Dubai. So, kailangan natin gawin ito. Hindi maiiwasan ito. So if you're gonna be implementing this, that means we will belong to that circle of, you know, beautiful places na meron itong fee na to na pinapatupad. That's right. So it's, yeah. So, pagpatuloy ang promotion natin sa Subic Bay Freeport as an ecotourism destination, kailangan natin i-develop yung ecotourism facilities natin and protect the environment and the surrounding communities of the Freeport. Yep. That's the rationale. Yeah. So, yeah. In a nutshell, yung environmental development and tourism development fee na ipapa-implement na ito is para po sa ikabubuti, ikagaganda na rin, para mapanatili na rin yung kagandahan ng Subic Bay Freeport. In a nutshell, that's where it's for, di ba? Yes. Yeah. And also to provide everyone who lives here and who visits here a healthy environment. Mm-hmm.
We wanna keep Subic that way. Yung Subic na nagustuhan po ninyo, na naibigan ninyo, gusto naming manatiling ganyan yan. Kaya that's the reason for this. That's why I'm here. And of course, it is our pleasure to pleasure having you here, sir. Anything else you would like to add before we go to the next commercial break? This summer we will have a lot of events, particularly referring to the big ones. In May, may kakaroon po tayo ng International Table Tennis Championships. Kung napapanood niyo po sa mga sports channels sa TV, yung mga international table tennis games. Okay. Gaganapin po yan dito sa ating convention center, sapagkat nakita nga nila ng International Table Tennis Federation na bagay po yung tournament nila dito sa lugar na ito. So magkakaroon po ng 20 tables simultaneous games from May 15 to 18. I think that's the one being aired on Star World Sports Channel. Am I right, sir? Na-air na pala. At saka, baka hindi nyo alam na meron tayong isang kababayan, Filipina, young Filipina, who is the only licensed table tennis referee in the Philippines. At siya ay nakapag-referee na sa championship game sa nakaraang Olympics. Ang pangalan niya ay si Rachel Ramos. Ngayon, nasa Europe siya. So, sila yung nakakuha ng bid kasama yung Table Tennis Association of the Philippines para ganapin yung table tennis championships dito sa Subic. Ping-pong, sa madaling salita. Ping-pong, yeah. So, we will see her. Na-imagine niyo na po na 20 mesa ng mga champion players from all over the world. International champions of caliber. Oo. Mga the best of the best the ito. Best hindi lang basta, best, Kakaroon din tayo ng mga preliminary games. Both at the SBEC and at Ayala Mall. So, speaking of which, sir, if there are people who are like into table tennis, yung mga marunong magaling, can they join? Yung mga like yung mga nakikinig ngayon, baka interested sila. Opo, plano namin magpatanghal ng tournament in coordination with TATAP. We would like to call it the SBMA Chairman's Cup or ping pong and table tennis. Wow. And of course, yung Ad Summit, malaking event po ito. Ang tawag ko dito ay the mother of all conventions. Yeah. Sapagkat hindi lamang sila sa isang lugar. Kung influensya na itong convention na ito ay exponential sapagkat advertising industry po ito. Napobroadcast po ito hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. At lahat po ng mga stakeholders and players sa advertising industry, both the companies who advertise, the big companies who advertise, and the ad agencies, dadagsa po yun sila dito sa atin. We are really living up to the moniker, the sports mecca of Asia. Whatever sports you have, bring it on. We have the facility for you. Soon we will be opening the Olympic size swimming pool at the near the Remy Field. Am I right, sir? That's a very, very welcome addition to our facilities. So we're becoming known as a sports destination as well. Yeah. Tapos meron pa tayong tennis center right beside it. We have the excellent facilities here. Of course, inside the Subic Bay Freeport. Yeah. So, and then we will have another triathlon in March, itong Tri-United Triathlon. So, malalaking events po ito. Still, we want to bring exciting games like the ASCALS, football. We also plan to have dragon boat races. Cultural events from the cultural center of the Philippines, mga musicals. All right. So, yan po yung pinaplano natin sa tourism. Wow. We even have sea regattas and wow. Talagang tinotal na natin ano. Talagang the next sports mecca. Ito rin nga, forthcoming Subic Bay to Boracay regatta race next weekend. Ito. So, malaking event din ito. Sasabay siya nung pagdating nung karera from Hong Kong. Hong Kong to Subic.
Hindi na po Hong Kong to Manila ngayon. Ang karera na yan ng mga yate, mga sailboats ay Hong Kong to Subic. Wow. So, dahil no, malinis ang ating tubig, malinis ang ating hangin, mas gusto nila dito na lang. We're getting a lot of positive reviews ano, sa mga sports organizers, especially the marathons, duathlons, and triathlons. They're loving the course that we have here. Nagugustuhan nila yung course according to the reviews that we have read. Eh, saan ba naman kayo nakakita ng triathlon course na asfaltado ang daan, malinis ang daan, at dumadaan sa kagubatan. Nakikita nila yung... Ang hinihinga nila ay pure oxygen. Yep, definitely. Nakikita nila yung well-preserved, thick, lush forest areas na dadaanan nila. Yeah. Sometimes nga daw, sir, may mga sumasabay pa rin na tumatakbo rin ng mga unggoy natin dito. Ano? At so, ito ang sabi-sabi ng balita ko, yung Prince of Bahrain, nung narito siya, tinawagan niya ang kanyang ama at sinabi niya, napakaganda ng Subic, Papa. At balak kong magtayo ng palasyo dito sa Subic. Oh, nice! Wow, that's really good news! Hinatid namin siya sa Clark Airport nung last day na nila. Bumagal yung kanyang convoy papuntang Clark sapagkat nabighani siya doon sa tanawin sa along the Esitex, yung mga mountain ranges doon sa northern side ng Esitex. Bumagal siya at binuksan niya yung kanyang bintana upang pagmastan ang kagandahan. So all in all, he really enjoyed his stay here. That's a good thing. So, dapat lang ipagpatuloy natin itong mga ganitong ating mga activities. So, salamat po sa inyo sa pag-uunawa tungkol dito sa Environmental at Tourism Development Fund. Makaasa kayo na yung magkakalap na salapi galing sa koleksyon ng Environmental and Tourism Development Fee ay gagamitin sa maayos at tuwid na paraan na inyong makikita at mararamdaman. Maraming salamat. Trust us people, it's for you. Coming from a credible and honest man, si Attorney Chot Kabigting. At saka ino-audit po yan ng Commission Audit. So yung records niyan ay open to all. Kung gusto niyong sisiyasatin kung saan pumupunta yung pera. There you go. Bubuksan namin yung records namin sa inyo. Makikita ninyo kung saan pumupunta yan. Transparency, definitely. You guys wanna check it? Go ahead. Feel free. pag nakokolekta na at ginagamit na. Opo. Yeah. Okay, so Attorney Chot, wow. This is a very, very interesting conversation I have with you. I wish we can do this. Like, you want to do this forever? It's okay with me, but I know I gotta let go of you because I enjoyed it, Tommy. I enjoyed it. Likewise, sir. Yeah. Pleasure having you here. Anytime you guys have an announcement, important thing that you want to the people listening or our listeners to know, feel free to do so. Maybe we're always open for you guys. Maybe I'll ask you to play some music. Yeah, sure, okay. Sure will. You're a big fan of Norah Jones, am I right? Is that the song that I'm gonna be put again? One coming from her? And the Beatles. Oh, the Beatles. Okay, so let's... Eric Clapton. I'm gonna put that on the playlist. Yes, sir, definitely. So, what song is that gonna be? Beatles. Okay, any song from the Beatles, sir? Something by George Harrison. George Harrison. Okay. An exact song from George Harrison. Something. Something is the title. The title is something. All right. I'm going to look for it first. But first, sir, we need to pause for a short break because top of the hour and the commercials. So stick around, people. We will be right back. Thank you, Attorney Chot, ladies and gentlemen. Thank you. Salamat po. Okay. Hear the music of your life on Bay 89.5. Welcome and listen in to a radio station where the mighty hosts of heaven sing. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Bay 89.5. We are Bay FM 89.5 with a wide variety of music. You're hearing us from the office, at home, in your car, anytime, any place. Bay FM 89.5. That's all your favorite music 24/7. Sun is up, the sky is blue. I got so many.
many things to do, but it's alright, it's okay. I can taste it, it's gonna be a good day. Be a good day. Wake up, it's wake a beautiful up, morning. Wake up, get up, feel get the sunshine. Get up, get up. Wake up, it's wake just up, beautiful. One good day coming up. One good day coming. Coming. Such a lovely day. Get away for that sweet sunshine. Such a lovely day. What a way to start the day. Such a lovely day. Wake up, it's wake a up, wake up, morning. Wake up. Get up, feel get the up, sunshine. Get up, get up. Wake up, it's wake just up, beautiful. Wake up, wake one up. Good day coming up. One good day coming up. Get your humor like I do. I'm in the room, it's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music he doesn't like, and he'll never know your storyline.